bakit basag or bakit nababasag yung ipot ng mga alaga nating pugo? Ano? Ito. Alam ko kung bakit ka naririto kasi madami kang tanong kung anong tama, anong dapat, anong mabuti para sa pag-aalaga ng pugo, anong tamang proseso, ano ba dapat gawin. So guys, ang dito ang yung Kuya Ace. Ano, handang magbigay ng aking personal experiences, knowledge sa pag-aalaga ng pugo. Kung paano tayo makakapag-produce ng magaganda, mga quality itlog ng mga pugo. Kung paano magiging healthy yung ating mga alagang pugo. Kung paano sila makakapag-produce ng mataas na volume ng itlog kada araw. Ano? So guys, kung meron kang question, kung meron kang tanong, subscribe ka na sa channel ko. Like mo yung mga videos natin. Huwag kayong mahihiyang mag-share ng mga videos natin sa iba. Bakit? Kasi mas madaming nakakaalam, mas madaming matututo, and mas madami tayong matutulungan in terms of pag-aalaga ng mga pugo. Hello guys! What's up? Ito nga yung Kuya Ace ng Lakbay ni Alas. And for today's video, pag-uusapan natin yung bakit basag or bakit nababasag yung ipot ng mga alaga nating pugo. Ano, itong i-share ko sa inyo na topic for today ay based lang din sa aking personal experience sa pag-aalaga natin ng mga pugo. So wala po akong veterinary knowledge sa ganito. So hindi po ako veterinaryo. Ako po ay nag-share lang ng information about nga sa mga na-experience ko or na-i-experience ko regarding sa pag-aalaga ng mga pugo. So kung mapapansin nyo guys, wala masyadong ipot ngayon kasi nakapaglinis na nga ng pugoan ng aking nanay. So madami kasi akong nakikita ng mga post sa Facebook about sa pagtatanong nila bakit nga daw ba basag yung ipot ng kanilang mga pugo. And kapag minsan ako nag-visit sa mga farm, napapansin ko na basa yung ipot ng pugo nila. Though okay naman daw yung production nila, pero hindi ba mas maganda na talagang solid, buo, yung ipot ng mga alaga nating pugo. Ano? Madaming factors based sa experience ko. Una, ang nangyayari kasi kapag napapainom natin yung ating mga alagang pugo ng madumi, maduming tubig, or mainit na tubig. Bakit mainit na tubig? No? Kasi di ba minsan diretso natin kinukuha sa mga gripo yung tubig. So, possible na hindi talaga maganda yun. Kasi na-experience ko yan. So, hindi sa pagmama, siguro sa pagmamadali, yung tubig galing sa gripo diretso sa balde, naibigay ka agad sa mga pugo. So, after nun, nung hapon, nagbasag na yung mga ipot nila. Ano yung disadvantage or ano yung effect kapag nababasag yung mga ipot ng mga alagang pugo? So, nadidehydrate sila. Ano, nadidehydrate sila, tapos bumababa nga yung production result. And then, kapag naman nagkaganon, hindi naman kinabukasan okay na kaagad sila. So, ilang araw, minsan ilang linggo na mababa yung production mo. So, kailangan mong mag-take ng precautions or kailangan mong magbigay ng either multivitamins or electrolytes sa mga alaga mo. And then, isa pa, napapansin ko kapag luma na yung feeds. Ano? Kapag sobrang dami kong pa-deliver na feeds, tapos yung pinaka-last, so luma na, though hindi pa naman sira yung feeds, pero ang nagiging effect nga nun, nababasag yung ipot ng mga alagang pugo. Ano? And then, eto guys, ipapakita ko sa inyo yung ipot ng mga alaga naming pugo. Wait lang. So, ayan guys, ano, pasing tabi po sa mga kumakain. So, kung mapapansin nyo guys, ito yung ating gamit ay Hardiflex. So, nasisip-sip niya yung moisture. Ano? Kaya kung mapapansin nyo, ayan, buo yung ipot ng mga alaga nating pugo. And paano ba natin masasabi na maganda yung ipot ng mga alaga nating pugo? Usually, ang kulay kasi ng ipot ng mga pugo ay light brown and may white. Ano? Tapos, ayan nga, matigas siya. So, di mo natin nahawakan. So, matigas siya. Alam niyo naman kapag matigas, wala siyang tubig, wala siyang moisture, hindi basag. So, ganyan na ganyan yung magandang ipot ng mga alaga nating pugo. Kasi meron talaga guys na mga
ipot na kulay black, dark brown, green, and then pure white na matubig. So, ipacheck nyo yung mga pugo nyo kapag ganun, kasi for sure, hindi magtatagal, bababa at bababa yung production nyo kapag ganun ang ganun yung ipot ng mga alaga nating pugo. So, sa ipot ng pugo, guys, makikita nyo rin kung may problema aside kung hindi kayo nag-check ng production result nyo, kung wala kayong monitoring, i-check nyo yung mga ipot nyo, itong mga ipot ng alaga ninyong pugo everyday para malaman nyo kung okay ba yung mga alaga ninyong pugo. Kasi baka inaasa nyo na lang din sa mga nag-aalaga, so mahirap na baka hindi nila sabihin sa inyo kung hindi nyo, or kung hindi kayo mismo ang nag-check ng inyong mga pugo everyday. Dapat isa-check nyo rin. Ano? So ayan yung mga ipot ng mga pugo. Wala siyang basa. Ano? So maganda. Siguro dahil maganda yung pag-aalaga namin and maganda rin yung feeds, malinis yung tubig na pinapainom namin. And guys, lagi ko rin pinapaalala sa inyo na yung mga nag-aalaga, kung hindi kayo mismo ang nag-aalaga ng inyong mga pugo, meron kayong tauhan, meron kayong mga farm boy sa inyong farm, dapat turuan nyo sila na magkaroon ng concern sa inyong mga alaga. Bakit? Kasi guys, hindi biro ang puhunan sa pagpupugo. So, uulit-ulitin ko sa inyo, madami na pong nalugi. Ano po, this video is not to encourage you po na mag-alaga, magparami ng alaga ninyong mga pugo, kundi mag-share sa inyo ng mga information na makakatulong sa inyo kung paano nyo maaalagaan ng tama ang inyong mga pugo. Ano? Number one, dapat may concern yung taong nag-aalaga ng pugo. Ano? Kasi andun na lahat. Kapag may concern, i-check niya yung mga pugo, yung mga painom, yung pakain. Ano? Nakabantay siya sa kung ano yung nangyayari sa mga alaga niyong pugo. Hindi lang dun sa sweldo na paparating. No, ando dun yung concern niya para laging mataas yung production. Kasi guys, ang mahal ng feeds. Totoo, kung nagva-vitamins pa kayo, ang mahal rin ng vitamins. Mahal na rin ng tubig. Yung mismong RTL natin nagre-range from 30 pesos to 32 pesos. Kapag nag-order kayo ng 25 to 28 days old na RTL. What's RTL? Ano? RTL po is ready to lay. Ready to lay. So, RTL. So, eto nga. So, and then, eto pa guys, sabi ko sa inyo, Hardiflex yung gamit namin. Ang advantage nito ha, ay nakakasipsip siya ng moisture. Ano? Talaga naman guys, yung mga nakikita natin ngayon na lumalabas na sa pin, sa ipot, yung kulay black siya na parang rubber na plastic. Hindi ko sure kung anong tawag doon. Or rubber matting or plastic matting. So guys, napakaganda nun. Bakit? Kasi lifetime mo nang magagamit. Totoo, lifetime mo talagang magagamit yon. Ang problema lang ha, kapag basa yung ipot ng mga pugo mo, ando doon lang din yung tubig. Basa lang siya. Eto kasing Hardiflex at saka plywood natin, once na mainit yung panahon, syempre nag-evaporate din yan. So natutuyo bahagya. And then kapag basa yung ipot mo, nasisipsip niya. Nasisipsip nung ating sapin. Yun yung kagandahan naman sa ganito. Though nga lang, siguro in a span of 1 year, 1 to 2 years, depende sa paggamit nyo, kailangan nyo magpalit. Ano? Pero tingin ko naman ha, based experience ko, kapag nagpalit na kayo ng ganito, kumita ka na. Ano? Yun nga lang, syempre, hindi mo maiwasan, may mga times na malulugi ka. Kaya nga, dapat minimal lang din yung number ng alaga mo. Kung hindi naman ganun, kung hindi ka pa naman ganun kagaling or hindi ka pa naman ganun kabihasa pagdating sa pagmamarket ng inyong mga alaga. Ano? So nga, so sa mga bago nating viewers, ano? Hindi ito pang-encourage sa inyo para mag-alaga. Ito ay information kung ano ba yung mga dapat yung paghandaan. Ano ba yung totoong meron sa quail farming business? Ano? So, ayun nga, pinag-uusapan natin is yung basa yung ipot ng mga pugo. So, ang factors nga niyan, pwedeng sa pakain, pwedeng sa painom. And baka sa cage mo mismo. Anong meron sa cage mo? Yung painuman. Ano, i-check natin yung painuman. Baka madumi. So, baka may mga bakterya na baka hindi mo nililinisan. Ano? So, guys, nothing special po sa mga binibigay namin sa aming mga pugo. Kung ano po yung ginagawa ng iba, ganun lang din ginagawa namin. Sinisigurado lang namin na
laging malinis yung tubig na binibigay namin sa mga alaga naming pugo. Syempre, hindi mainit para hindi sila mabasag yung kanilang mga dumi. So, para hindi sila ma-stress. Ano? And then, i-make sure nyo guys na hindi kayo nauubusan ng painom sa inyong mga pag-alagang pugo. Kasi wala naman silang ibang gagawin kundi kumain at uminom, matulog, tapos gigising ulit. Tutuka na naman yan. Mamaya, iinom na naman. So, yun lang yung cycle, no? Yun lang yung laging ginagawa ng mga alaga nating pugo. So, kaya dapat malinis. So, ayan, factor yan, guys, kung bakit mababasag yung dumi ng inyong mga pugo. So, ang tubig po na ginagamit namin is yung galing po sa gripo. Ano, tap water po. Hindi po kami nagbibigay ng mineral, hindi po kami nagbibigay ng distilled na tubig sa mga pugo. Lagi lang pong tap water. Ayan. So, makikita nyo guys na nauuhaw yung ating mga alagang pugo. And guys, kung may budget din naman kayo, why not magbigay kayo ng vitamins every day? So, hindi naman sobrang dami. At least, siguro, ito sa ganitong kalaking timba, so 16 liters, at least, lagyan nyo man lang ng 5 grams ng vitamins. Bakit? Kasi ngayon yung panahon, mainit, tapos mamaya may bagyo, tapos uulan. So, nakaka-stress yan sa mga alaga nyong pugo. Factor din yan kung bakit mababasag yung kanilang mga dumi. Ano? Factor din yan kung bakit bababa yung production result ninyo. So, make sure nyo guys na malinis yung tubig na binibigay nyo sa inyong mga alagang pugo. And guys, reminder, linisin nyo yung inyong mga painuman. Bakit? Kasi yung tuka ng ating mga pugo, meron yan na mga feeds. So, ayan. So, possible may natutuka rin silang ipot dun sa loob ng cage. May mga naiiwan. So, ngayon, sasama yan sa painom. Ano? So, magkakaroon ng latak yung painuman nyo kung hindi nyo nililinis araw-araw. So, factor yan kung bakit magkakasakit yung inyong mga alagang pugo. And bonus guys ha, ang paglilinis po ng ipot ng mga pugo ay araw-araw kami. Araw-araw. Bakit? Kasi imaginein mo yung ammonia content, ano, nakakalason, nakakasipon, nakakapagkasakit sa ating mga alagang pugo. So, kung hayaan nyo na 2 days, 3 days andyan yung ipot, so yung singaw ng amoy nun, lalo na sa nag-aalaga tapos sa mga alaga mong pugo, no? Sobrang may stress yung mga pugo mo, magkakasipon, magtatae, ano, tapos mamamatay. And guys, siguro doon nyo rin na chinecheck nyo yung loob ng inyong mga cages kasi hindi naman maiiwasan na may mamamatay talaga dyan. Minsan may naiipit, minsan prolapse. Pag sinabi natin prolapse guys, yan yung mga pugo na hindi nila nailabas yung itlog nila or nailabas man nila ay pahirapan na talagang lumaki yung butas ng pet, mamamatay yung mga pugo. Ano? So, pag hindi nyo inalis, yung mga natitirang pugo sa loob ng cage, tutukain nila yon hanggang sa buto na lang yung matitira. So, hindi maganda yon guys, hindi maganda yon sa ating mga pugo. Kung may sakit yung namatay na pugo, for sure magkakahawa-hawa yung inyong mga alaga. Ano? Reminder ko yan guys sa inyo ha, na laging malinis itong mga tubig na ibinibigay ninyo sa inyong mga alagang pugo. And guys, noon kasi, galing sa gripo, lalagyan namin sa timba. So kung mainit yung tubig, hindi muna namin gagalawin hanggang sa lumamig na yung tubig. Ngayon guys, kasi meron na kaming drum. So nag-i-imbak na kami ng tubig doon. Pakita ko sa inyo. So ito guys, yung drum namin, ano, na ginagamit namin para makapag-imbak kami ng tubig. Kasi nakatakot na minsan, walang kuryente kapag may bagyo. So mas maigi na meron tayong imbak na tubig. And ang purpose din nga is para hindi mainit yung nakukuha namin na tubig sa gripo. Kasi yung tubo ng tubig namin dito is GI, yung bakal. So mabilis uminit yung tubig kasi nakaalsa yung tubo. Hindi siya nakabaon sa ilalim ng lupa. And then, ang disadvantage lang nito guys ha, totoo. To be honest lang tayo, nagkakaroon siya ng kiti-kiti. Ano kasi hindi natin maiwasan na may mga lamok dito sa loob ng puguan kahit sa naman meron. So, ang aming ginagawa para ano eh nililinisan namin 'to every week. Ano, tinatanggal namin yung tubig, tapos tinatapon namin, palit ng tubig. Siguro magiging countermeasure na lang namin is maglalagay kami ng taklob dito para nga hindi siya apasukan ng lamok, hindi maitlogan ng lamok at hindi magkaroon ng kiti-kiti yung ating mga tubig. So, sa mga nagtatanong po, ano, anong gamit kong feeds? Wala pong pagbabago.
Jetstar pa rin, animal feeds, Jetstar or Jetbest quail layer mash. Ano? Yan po yung ating ginagamit. And kung napansin nyo guys, kung konti yung alaga nating pugo, don't worry po. Kasi by the end of August or August 25 yata, hindi ko sure, may paparating po akong 1,000 heads or 1,000 heads na panibagong RTL. So hindi po ako massive magdagdag ngayon. Bakit? Kasi nga, hindi mo na masasabi, ano? Hindi mo na masabi kung kailan biglang babagsak yung production, I mean yung price ng itlog sa dami ng nagkakagustong mag-alaga, which is talaga namang meron naman talagang kikitain sa pag-alaga ng pugo. Wag lang tayong magpadalos-dalos sa pagdadagdag. Tignan din natin yung galaw ng market. Ano? Kasi hindi naman natin masasabi kung kailan babagsak at kung kailan tataas. Pero tingin ko naman, sa mga may load ngayon na bagong RTL, for sure maganda. Kasi magbe-bear months na. No? Kalakasan na naman ang itlog niyan hanggang January, February. So, be ready guys. Siguro naman ay makakaangat-angat tayo sa paparating natin na mga buwan. Ano? So, ayun nga. Ang pinag-uusapan natin, once again, is bakit basa yung ipot ng ating mga alagang pugo. So, kung meron kayong questions, comment down below sa ating video. And then, baka masasagot natin sa abot ng ating kaalaman sa pag-aalaga ng mga pugo. So, guys, huwag niyong kakalimutan na laging dapat meron kayong patuka. Ano? Kasi yan lang naman yung magiging paraan para mapaitlog mo yung inyong mga alagang pugo. And make sure na hindi luma, hindi sira yung inyong mga ipapakain sa inyong mga pugo. Kasi yun, for sure, mababasag yung ipot ng inyong mga alagang pugo. Ano? Lagi nyo rin i-check guys ha, yung ipot. Kasi napaka-importante niyan. May mga nagtatanong nga sa akin kung bakit babasag yung ipot ng mga pugo nila. So, tinatanong ko naman sa kanila kung ano ba yung proseso ng pag-aalaga na ginagawa nila. Paano ba sila magpainom? Ano yung nilalagay nila sa painom? Saan ba sila kumukuha ng pinapainom? Ano yung pinapatuka nila sa kanilang mga pugo? Ano? Factor yan guys sa madami talaga, as in sobrang daming factors kung bakit pwedeng mabasag yung dumi or ipot ng inyong mga alagang pugo. So andito lang naman ang inyong Kuya Ace, pwede nyo akong tanungin, pwede akong sumagot sa abot ng aking knowledge sa pag-aalaga ng pugo. Once again po, hindi po ako veterinaryo, ako po ay nagsishare lang ng aking personal experience sa pag-aalaga ng pugo. And hindi po ako naririto para i-encourage kayo na magdagdag, mag-alaga ng sobrang daming pugo kasi yayaman at kikita kayo ng madami, hindi po totoo yun. Ano? Madami na pong nalugi sa pag-aakala nila na pag naglagay sila ng pera, kapital, sa pag-aalaga ng pugo, eh ganun-ganun na lamang kikita yun, hindi po. Maselan pong alagaan ng mga pugo. Kung wala pong concern, ang nag-aalaga, eh pamihadong ang inyong pera ay mamamatay. Ano? Mamamatay ang pera nyo guys, so sa previous video natin naman, sabi ko nga madami pa namang ibang pwedeng i-business aside sa quail farming. So, hanapin nyo lang yung loophole or hanapin nyo lang kung ano yung may demand sa area nyo. Or pwede kayong mag-franchise ng mga food business, food carts, whatsoever na business na pwede nyong i-franchise. Madami pong business, ano. Kasi ang totoo daw ay walang yumayaman sa pagiging empleyado. Yun po. Ano? Ilang years din naman ako naging empleyado. Nag-aaral pa lang ako, empleyado na ako ng Jollibee, ng McDo. Empleyado ako ng BPO hanggang sa napunta ako sa manufacturing. Then napunta ako sa oil and gas. And then nakapagtayo tayo ng small business natin, which is nag-grow naman siya. And then meron pa tayong car rental business, which is kahit papano nag-grow naman. Ano, kumikita naman tayo. So, ako hindi ako natatakot mangutang sa pagbi-business. Ano? Bakit? Kasi babayaran mo naman. And sa end doon kasi yung ano, yung passion mo sa business. Ano, kung wala ka rin namang passion sa business at gusto mong mag-business, eh pag-isipan mo munang mabuti. No, mahirap pumasok sa isang negosyo na akala mo ay kikita ka dahil nakita mong kumikita yung iba. Tapos kapag ikaw na yung sumubok, malulugi ka. So yun nga guys, paalala ko yan palagi sa inyo, no? Ang Kuya Ace naman ay laging nagpapaalala na kung anumang business yung gusto nyong pasukin, pag-aralan nyo muna. Ano? Pag-aralan nyo muna ng mabuti kasi walang umita, walang yumama ng isang araw lang. Walang umunlad, walang umasenso ng isang araw lang. Lahat yan ay pinaghihirapan, pinag-aaralan. Siyempre,
pinupuhunan na ng oras at salapi. Ano? So guys, ito ngayon Kuya Ace, ano? Lagi nagpapaalala sa inyo na never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.